So kung talagang susunod sila kay Presidente, sige, Sir President, din namin i-impeach, papasukin nilang ICC nang magkaroon ng warrant of arrest yung mag-ama at mawala na sa politikang Pilipinas. Para may pito. Well, yan po talaga ang mas malawakang larawan kung anong nangyayari. Para po talagang nagdeklara ng gera itong si Speaker laban sa mga Duterte. Sa ICC, itong House Resolution Number 1477, urging the appropriate Philippine government departments and agencies to extend their full cooperation to the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court, o ICC, with respect to its investigation of any alleged crime within the jurisdiction of the ICC, including but not limited to the crime against humanity of murder committed in the Philippines in the context of the so-called War on Drugs campaign. Ano pong masasabi ninyo? Well, tingin ko, yan ay kontra Duterte pa rin. At kontra BP Sara pa rin yan dahil ang nababalita ay kasama na rin daw doon sa mga imbisiga na ICC ang BP Sara. So kung talagang susunod sila kay Presidente, sige, Sir President, din namin i-impeach, papasukin nilang ICC nang magkaroon ng warrant of arrest yung mag-ama at mawala na sa politikang Pilipinas. Para may pito. Well, yan po talaga ang mas malawakang larawan kung anong nangyayari. Para po talagang nagdeklara ng gera itong si Speaker laban sa mga Duterte. Eh sa akin naman, wala namang masamang tinapay na ipinakita si ang mga Duterte sa kanya until siya ang gumalaw na tinanggal si PGMA bilang isang senior speaker, no? At sa akin naman, eh, hindi naman niya maaalis yun eh, dahil nung kampanya, alam naman niya na dalawa sila ni PGMA ang palaging kasama ni BP Sara bilang chairman ng lakas, no? Si Speaker nagpapakilala kay BP Sara at si PGMA palagi namin kasama kahit saan man kami mangampanya, no? Napakahirap gawin yun, ha? Dahil ako nga, mas bata ako sa kanila, eh pagod na pagod ako talaga dun sa kampanya. Eh, bantakin mo sa edad ni PGMA, kasakasama pa siya kahit saan. So ngayon, ang nakapagtataka is ito nga po, no? Ito yung dahilan kaya ang aking tingin, eh baka mamaya hindi rin masunod ang PBBM. Kasi nagsalita na talaga si PBBM. Ewan ko kung makikita nyo yung footage na yan, kung meron tayong footage. No? Tanungin natin dito sa ating mga kasama rito sa SMNI. Sinabi po yan ni PBBM nang ibinasura ng Appeals Chamber yung hinain ng Solgen na dapat hindi nga magtuloy ang investigasyon ng ICC at nabasura po yan. Alam nyo doon sa decision na yon, talaga binatikos ng Appellate Chamber ang OSG kasi mali-mali ang mga pinagagawa. Kaya kung ako ay umiinit pong ulo ko dyan, eh talaga naman po may dahilan. Nakita po talaga doon, nako. Ay, nako, sa mga susunod na araw, papakita ko sa inyo kung anong sabi ng Appellate Chamber na puro kapalpakan ng OSG na ginawa ron. Kasi, alam nyo, to begin with, hindi nila kinustyon talaga yung jurisdiction. Yung pinaka-fundamental question is, dahil nagbitiw na ang Pilipinas sa ICC, po pwede pa bang magtuloy? Abay, hindi sinagot. At ang sabi lang nila, gumagana hukuman na sa Pilipinas. Pero dalawa po yan eh. Dapat pumayag ang Pilipinas, nagbigay ng kanyang consent, at bukas at gumagana mga hukuman. Abay, hindi pala nila sinagot at hindi nila inargue na nung naging epektibo ang pagbitiw natin sa ICC, wala nang karapatan magsimula ng preliminary investigation ng piskal ng ICC. Ang sinimulan niya, preliminary examination, pero hindi po yan kabahagi na hukuman. Bakit ko nasabi yan? Kasi nga po, nung binuo yung ICC, tumututo lang mga Amerikano, napaka makapangyarihan ng prosecutor. Pwede niyang idemanda mga nakaupong presidente. So anong pananagutan niya? Eh sa Amerika, halal po ng taong bayan ng prosecutor. So gumawa sila ng isang innovation, bago, para lang mapagbigyan ng mga Amerikano. Gumawa sila ng pre-trial chamber na magbibigay ng confirmation sa lahat ng gagawin ng prosecutor. At ang sabi ng dalawang dissenting judges doon sa Appellate Tribunal, yung jurisdiction ng hukuman ay natitrigger kapag humingi na ng formal na abiso ang prosecutor sa pre-trial chamber na magsimula na ng preliminary investigation. Ang problema, nagbitiw na tayo bago pa man humingi ang prosecutor ng abiso na magtuloy sa preliminary investigation. So talagang wala na pong jurisdiction. Pero ang sabi po ng parehong pre-trial chamber at ng appellate chamber doon sa hinain ng OSG, eh hindi nyo sinabi eh. Eh alam mo talaga, ako naman kasi nasak eh.
Kasi talagang palaypa na yung pulong namin dyan. Eh ako naman hindi nabubuhat ng sariling bangko, pero ako lang naman yung Pilipino na andyan sa list of counsel ng ICC. Wala naman sa plano namin yung ginawa ni Soljin. Na biglang nag-file lang kung ano-ano na dapat ang in-issue lang ay yung issue ng jurisdiction. Wala nang iba. Dahil umalis na tayo, naging epektibo na yung pag-alis natin bago pa magsimula ng preliminary investigation ang piskal. Pero yan po ngayon ang ginagamit nila. Kasi, ito pong nakakatakot ha. Nabasura yung apila ng Pilipinas, ng Soljin, at the same time nakasaad sa Rome Statute, isang beses mo lang po pwede gamitin yung lack of jurisdiction. So ang issue, kaya pa bang gamitin muli ang lack of jurisdiction? Well, ako naman po, hindi ako natatakot dyan. Dahil nung nagsampa naman ang Soljin, eh wala naman siyang kliyente eh. Ang International Criminal Court, taong linilitis, hindi estado. Pag meron ng nasampahan ng mga akusado dyan, may karapatan sila ngayon pumunta sa pretrial chamber at questionin ang jurisdiction. Ako, hindi ako lalabas bilang tinalaga ng abogado ni Presidente sa ICC. Hindi ako lalabas sa issue ng jurisdiction dahil malinaw po yan. Bumitiw na tayo bago nagsimula ng preliminary investigation ang prosecutor. Ang sinimulan lang nila habang tayo po ay miyembro pa ng ICC, preliminary examination, baliwala po yun. Kasi yun, hindi pa talaga kabahagi ng proseso sa ICC. Ulitin ko po, dahil nga sa objection ng Amerika, nagkaroon sila ng pretrial chamber confirmation. So yung jurisdiction talaga ng hukuman, nagsimula lamang yung trigger. Dalawa po kasi yan eh. Jurisdiction para litisin ng krimen at saka yung trigger kung anong tatanggapin ng hukuman. Dapat yun, miyembro pa ang Pilipinas. At yung mga panahon na yon, hindi rin po miyembro. Pero nakakalungkot po ngayon kasing binabasa ko yung desisyon, talaga namang paulit-ulit na binatikos ang Soljin. Bakit kasi hindi mo inargue yan? Ay nako, pero yun nga po nakakatakot. Sabi nila, minsan lang pwedeng gamitin yung lack of jurisdiction. Pero sa akin naman, kapag pinangalanan ng mga akusado, ang mga akusado ay may karapatan na magsabi na walang jurisdiction at hindi yan po pwedeng ipagkait. Ako naman sa mulat mula, ang sinasabi ko, ang tamang panahon para ilabas yan ay doon nga kapag meron ng mga akusado. Dahil wala namang personalidad ang Soljin meanwhile. Dapat yan yung ambahador lang ang nagpipirma-pirma dyan bilang kasapi ng ICC. No? Pero ang resolution pong yan, ang timing suspect. Baka yan ang katugunan nila doon sa utos na presidente, huwag niyong ituloy ang impeachment kay Sara. Paservan niyo na lang na warrant of arrest. Siguro ang sabi ng kabilang kampo, di po kayo magsasaksid. Dahil gagawin kong lahat ng aking makakaya bilang abogado ng ICC para po matupad ang ating pinirmahan sa ICC na papayag lamang tayo na ang ICC ay magkakaroon ng jurisdiction as a court of last resort. Lahat po ng demanda dapat dito muna sa Pilipinas sinasampa. At gagamitin na natin yung sinampang kaso ni Franz Castro upang patunayan na wala pong dahilan para sa ibang dayuhang at banyagang hukuman magsampa ng kaso labang kay dating Presidente PRRD, pwede po dito sa Pilipinas at tinanggap nga ng Piskalya at ngayon po ay nagkakaroon na ng preliminary investigation. Mga partners, ang problema lang dito. Oh. Naku, dami kong trabaho ngayon. Kahapon, buong araw, ako'y nagda-draft lang ng pleadings. Alam nyo, ang tagal ko lang hindi nagda-draft ng pleadings. Talaga naman yung 4 na taon o 5 taon na ako'y nasa politika, nabobo ako. Nabobo si Aki. At talagang napakahirap para ako nagsisimula uli bilang law student, no? Habang ako'y nagpi-plead, abay tuwan-tuwa yung aking mga kasama sa opisina, tahimik lang ako doon sa kwarto buong araw kahapon at type ng type at research ng research. Ang maganda lang ngayon, lahat computerized research na. Yes. Hindi mo na kinakailangan ng library. Abay, cut and paste na lang ngayon. Napakaganda.